Hello Pisces, welcome to Laika Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin ang message ng person mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng one-week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation at timeless rating po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga Pisces? Teka lang guys, tingnan natin kung nakalima na tayo. Ay, hindi pala. Isa lang yung kukunin ko, guys. At ito yon. Busy ka, kailan ka pwede? Pwede rin na ito yung iniisip mo. Kasi connected ka sa person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Ayan, ito yung next message niya. Please understand. Mukhang busy nga talaga yung person mo. Busy ba talaga? Pinagdudahan eh. Ayun, ito siguro yung pinagkakabisihan niya. Tatlo na pala to. Material, yan yung pinagkakabisihan ng person mo. Ito naman yung next. Angel, malamang ang ilan sa inyo gusto mo ng hustisya. No contact! Kasi nga, di ba, busy siya? E paano mo naman mauunawaan yun kung hindi kayo nagkakausap, no contact? Ang reading natin ngayon ay kung ano yung dapat mong i-focus, ano ang lesson na dapat matutunan, at ano yung advice ng spirit guide mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang dapat i-focus ng mga Pisces? King of Swords upright, Eight of Wands in reverse, at Justice in reverse. Ang dapat i-focus ay yung pakikinig. Kung halimbawang nakikipagtalo ka, kailangan both sides mapapakinggan. At saka, ano man ang sitwasyon na kinakaharap mo, kailangan mas gamitin mo yung isip mo at huwag padadala sa emosyon. Kasi ang ilang Pisces nagkakaroon ng seryosong problema. At saka kung may legal issue man na kinasasangkutan, magiging pabor ito sa iyo. Pero kung ikaw talaga yung totoong naagrabyado at hindi maging pabor sa iyo ang sitwasyon, God is watching. Ang universe ang mag-a-adjust para sa iyo. Kailangan ng patience. Ipaliwanag ko na sa inyo guys yung mga cards. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo, mataas yung standards niya. Kasi ang ilan sa inyo, ang person mo, gusto niyang makasama sa buhay. Yung pareho sa kanya, na goal-oriented. Parang ang hirap naman, no? Nakaka-pressure. At saka ang ilan sa inyo, ang person mo, overbearing, o kaya demanding. Ang ilan naman, stricto. Hindi kaya sundalo or police itong person mo, napaka-stricto naman. At sa mga single naman, katulad ng mga nabanggit ko sa una, ganun din yung person na mamimit mo. Or pwede rin na ikaw ito, na ang gusto mo sa partner ay yung makakasunod sa mga standards na gusto mo. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, mabagal yung pag-usad ng relasyon. Bago pa lang ang relasyon or matagal na, yung relasyon nyo ay kulang sa energy, excitement at passion. Para makamove forward ang relationship nyo, kailangan ng teamwork, yung pareho kayong kumikilos, alang-alang sa relasyon. Ang ilang single naman, may potential person kang mamimit. Kaya lang dahil sa hindi niya magandang behavior na ipinapakita at ipinaparamdam, mabilis kang mauumay. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo, hindi siya totoo sa feelings niya.
may mga sikreto siya na hindi mo pa nalalaman. Ang ilan sa ipinapakitang problema ay yung affair or yung hindi niya naresolbahan na trauma sa past. Ang ilan sa inyo sa career, very professional kasi marami ka nang napagdaanan sa buhay. Kaya matured kang mag-isip. Sa career, nagkakaroon ng problema. Kung gusto mo magkaroon ng desisyon, kailangan pag-isipan or pagplanuhan. Wheel of Fortune upright, Seven of Pentacles upright, at Four of Swords upright. Ito yung mga cards mo para sa lesson na dapat mong matutunan. Itong mga cards na ito ang nagbibigay sa iyo ng karunungan na maintindihan yung mga circumstances na nangyayari sa buhay mo na nagbabago. Good man ito or bad. At saka ito yung panahon na magbabago yung kapalaran mo. Magiging positive. Pero siyempre, kahit na maganda na yung nangyayari sa buhay mo, yung mga napagdaanan mo sa past na negative cycles, ay kailangan mo pa rin matutunan, tandaan, at i-apply kung kinakailangan. At saka dalawang cards na mismo yung nagsasabi na yung mga paghihirap mo ay aanihin mo na sa present man ito or future. At saka ang ilan sa inyo may pagkalito sa kung anong direksyon ang gusto mong tahakin sa buhay. At ang advice ng mga cards ay kailangan mag-focus ka sa mga gusto mong ma-achieve sa buhay at tuparin ito. Kasi kailangan ng pagkilos, hindi makakabuti yung iniisip mo lang yung mga pangarap mo. Kasi ang ilan sa inyo, kahit na nagkakaroon ka na ng achievement, kailangan ng patience at tapusin mo kung ano yung naumpisahan mo. Pero syempre, makakaramdam ka ng pagkapagod. Kung naramdaman mo ito, magpahinga ka. Pero hindi mo kailangan bitiwan yung mga pangarap mo at naumpisahan. Ipaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Sa mga single, ipinapakita na ang ilan sa inyo may potential person ka makikita at malalove at first sight ka sa kanya. Sa mga single na nagkaroon ng breakup sa person, huwag ka mag-alala kasi soon mamimit mo yung match made in heaven na para sa'yo. Sa mga nasa relationship, maraming magandang mangyayari sa relasyon nyo ng person mo. Magkaroon man ng pagtatalo pero mareresolbahan din. Kaya sikapin na magkaroon ng understanding at communication sa relasyon. Sa mga single, hindi makakabuti sa iyo yung naghihintay ka lang sa person mo. Parang nagkaroon kayo ng relasyon pero parang display ka lang niya. Mas makakabuti yung maging honest ka sa kung ano yung gusto mo para sa relasyon para tamang person ang darating sa iyo. Sa financial, maganda yung ipinapakita na magkakaroon ng reward, bonus, and benefits. At kung namumroblema ka sa financial, kailangan ng pagpaplano para may dagdag kita. The Strength upright, the Lovers upright, at Two of Cups in reverse. Ito ang advice ng spirit guide mo. Ang advice ng spirit guide mo ay kailangan ng calm approach kesa sa pagiging agresibo sa pag-solve ng problema. Itong advice ng spirit guide mo ay para maprotektahan ka sa matinding pagtatalo na mangyayari sa inyo ng person mo. Mas maigi na maipaliwanag yung rason kesa sa magalit para magkaroon ng balanse at perfect union sa relasyon nyo ng person mo. Kailangan may isang mag-a-adjust eh. Pero kahit na ina-apply mo yung pagiging kalma, kailangan masabi mo rin kung ano yung nasa isip mo. Ipaliwanag ko na sa inyo guys yung mga cards. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi mo kayang ibalanse yung pagiging successful sa career at successful sa relasyon. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, mas marami kang naaambag sa relasyon, pero ang person mo ay naghihintay lang, walang pagkilos.
Sa mga single, may potential person ka makikilala na tatanggapin ka maging sino ka man. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, yung bonding nyo ng person mo ay mag-i-increase. Kasi ang akala mo, ang relationship yun ng person mo ay tapos na. At ikakagulat mo yung nangyayaring pagbabago sa relasyon. Sa mga single naman, may person kang mamimit na magkakaroon kayo ng deep connection at mutual understanding. Kumbaga nagkakaroon ng simpatsa at communication. At saka'y pinapakita rin na ang ilan sa inyo, yung person mo, nagkaroon ng pagkakamali at nawala yung tiwala mo sa kanya. At ang ilan sa inyo, kung tinanggap mo ulit yung person mo na hindi ka pa talaga ready na patawarin siya sa mga pagkakamali niya, hindi rin magiging successful ang relasyon. Ang kailangan mong gawin ay maging honest sa person para magkakaroon ng improvement ang relasyon. Sa ilang single naman, hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa person na hindi nagbibigay ng interes sa iyo. Sa health naman, iwasan maging maramdamin at saka yung pagkakaroon ng stress, iwasan yan para hindi maapektuhan ang kalusugan mo. Ito naman ang advice ng mystical cards sa iyo. Liberation. The doubts and fears still come up. You don't believe anymore that they're you. Inner child, allow me to give compassion and love to that little one. Let me attend to its deepest needs and feelings. Deepening. Once you're on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for a non-grasping detachment and surrender, thereby the peace of God. Alamin naman natin ang angel number mo. 444. Something very good is coming your way. Good news, good times, good relationship, good health, and many blessings. Type 444 if you are ready. 6. When you're being held back by anxiety or fear, it's common to see the number 6 all around you. 5-4. The number is proving that changes are good in your life. Trusting your abilities will get you the best in stressful situations.